Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Miletion. Tayo mula dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Boss Balita TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito lang mga kabalita, nagimbal ang China, PBBM ginulat, buong mundo. Amerika umalarma na, Taiwan at Pilipinas sabay makikipaggera. At yung play na natin, ulalaman na to. Mismong si Pangulong Marcos nagulat nung biglang magbantang sabay gegerahin ng mga Tsino ang Taiwan at Pilipinas. Base sa balitang kumakalat, nagbabala na ang China sa Taiwan kung susunod ito sa mga Pilipino na titindig din sa China. Ayon sa bagong Taiwan President, dalawang bagay lang ang inoper niya bago siya ma-elect ang magpasakop sila sa China o makipaggera kasama ang US. Dagdag pa ng Taiwanese President, nagkaroon sila ng paninindigan mula nang kumalas si BBM sa Chinese President. Mula nang hindi niya tayo pa-control sa China, pinabalik pa niya ang US. The Taiwanese people have taken action to successfully resist the intervention of external forces, he said, adding, "This is because we believe in electing our own president." But he added he was, quote, "determined to safeguard Taiwan from threats and intimidation from China." Pero ayon sa Chinese Foreign Ministry, willing makipag-usap ang China basta willing din ng Pilipinas at Taiwanese di yung pagtutulungan ng China, babala ni Mao Ning. Sa dito nga mga kabalita natin na kung saan yung talagang tila nga bakatayuan ng bansa at Taiwan na halos hindi nga magkalayo no mga kabalita natin na kung saan ito nga Taiwan ay nais talagang kubkubin at tuluyang makuha na ng mga Chekwang toon itong China nga na tuluyan nga magpasakop sa kanila. At gayon din naman itong West Philippine Sea na nais ngang kubkubin ng mga Chekwang toon ng China at tuluyan nga itong makontrol at mapasakamay nila ito mga kabalita natin na kung saan nga mga kabalita natin ay talagang umano'y sabay no na kung saan ay tila nga ba itong dalawang bansa, itong Taiwan at Pilipinas ay sabay talagang ay makikipaglaban no, talagang ay sabay na ilalaban siyempre yung kanya-kanyang teritoryo laban dito sa tila nga ba binabalak o plano ng mga Chekwang to ng China nga na tuluyang pagsakop o pagkubkub nito. At talagang eto nga ang tila nga ba ngayon na talagang inais din iparating ng mga China na umano'y talagang yung balak no, nitong mga bansang to. Na talagang yung mga balak laban sa kanila talagang dito ay magkakaroon nga ng sagot. At talagang eto nga ang tila nga ba ngayon pinapahayag ng kanila nga tagapagsalita na si Mao Ning nga kung saan yung mga maaari nga gawin at mangyari nga dito nga no, sa tila nga ba kaganapan dito nga sa Taiwan at sa Pilipinas nga na maaaring mangyari o maaaring maging hakbang nitong mga Chekwang to nitong China. At yun tuloy pa natin. Pero ayon kay Philippine Ambassador to the US, hindi paghahanap ng gulo sa Pilipinas ang ginagawang pagkampi natin sa US. Pinoproteksyonan lang ni BBM ang Pilipinas, kaya gustong sumunod sa kanya ng Taiwanese. Yan nga mga kabalita natin na tila nga ba itong nangyayari na pagsunod nga ng Taiwanese. So tila nga ba itong talagang ipagprotekta sa atin ng US. Ito talaga ang nagiging malaking problema ngayon ng mga Chekwang to ng China na talagang hindi nila masalungat o masalubong o talagang ay magawan ng hakbang na labag nga sa batas itong US dahil alam at alam ng mga Chekwang to ng China na madaling tutugon na talagang agad-agaran na re-rest back itong US no, pag may ginawa silang hindi maganda lalong-lalo na dito nga no, sa West Philippine Sea o dito nga sa pagkubkub ng mga teritoryo na kung saan yung nga nakikitang hakbang ng Pilipinas ngayon tila nga ba talagang nais nga gawin ng Taiwan no, na kung saan napaka-epektibo nito at ito nga ang naisunda na talagang ipantapat at ipanghara ngayon dito nga sa mga Chekwang to sa China nga. Isa na rito yung US na kung saan talagang hindi makumporta o maharap ng mga Chekwang to ng China dahil pag nanya dyan ng US talagang ilag na ilag itong mga Chekwang to itong China na talagang palagan yung nagiging prehensya ng US ngayon dito nga no, sa West Philippine Sea. At ito nga ang isa sa mga tila nga ba nakikita nga solusyon ng Taiwan no, na talagang ito nga pagsama ng US no, sa kanila at talagang mga at talagang magparami ng mga kaalyado at talagang magpalakas din ng puwersa upang labanan yung tila nga ba pananakop ng mga Chekwang to ng China sa kanilang bansa. Tila nga ba ito yung naisundan no, sa ginawang yapak ni PBBM nga na kung saan napaka-epektibo dito nga no, sa
mga checkpoint to sa China na kung saan hindi nga makakilos, so hindi talaga makagawa ng ano't ano pa mang hakbang na hindi tama dito nga sa West Philippine Sea. Yung patuloy ngang nangyayari sa mga checkpoint to sa China, itila nga ba talagang hindi sila makapalag sa nais nilang balak dito nga sa West Philippine Sea. At yun, tuloy pa natin. Of course, President Marcos has made it clear that he is not closing the door to any country. This is not a zero-sum game. We want to work with like-minded countries. We are not looking for trouble. We are looking for peace and security. We are in a situation now where our relationship with the United States is probably at its best because we have a lot of common interests that we are working with both our countries, not only in the defense security side, but as I said, in the economic side. It's a good start, but we are going to have more or other countries join us. Like-minded countries have indicated that they would like to be able to join in. And hopefully, we can also invite our ASEAN partners and friends. We are reaching out to all of these countries, and some of them have reached out to us. But all that, we'll have to leave it to our defense security secretary and to our national security advisor. To us, it's just plain and simple. We are protecting our territorial waters, our EEZ, and we will do whatever it takes to be able to protect it. Now, other countries, they have their own claims. That's just up to them. We have the UNCLOS to back us up. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa. Yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan ito nga yung pangyayaring tila nga ba nais gawin nga ng Taiwan upang talagang lubusan nga hindi basta-basta masakop ng mga checkpoint to ng China, na kung saan yung ginagawa nga ng ating Pangulong Marcos, no, ang tila nga ba nais, no, na halintularan nga mga kabalita natin na kung saan yung talagang matibay na paninindigan at paglaban nga sa karapatan natin dito nga sa West Philippine Sea. Nakatuwa nga natin itong US na kung saan ay talagang hindi umuubra ang bawat takbang o galaw ng mga checkpoint to ng China. Na hindi lamang US kundi mga iba't ibang bansang nagpapahayag nga ng suporta na handang samahan sa laban ng Pilipinas nga. Na ito ang tila nga ba isa sa mga mabisang panlaban nga ngayon dito sa mga checkpoint to, na talagang ay nais nga na tila nga ba ay mangyari din sa Taiwan, na talagang nga ito ang tila nga ba nais silang gawin o talagang nais na hakbang na ilapag o ilagak nga syempre sa kanilang bansa. Na ito ngayon nangyayari, no, sa bagong tila nga bang talaga ng kanilang pinuno, no, na kung saan ang pagpipilian na lamang nito nga Taiwan ay yung talagang magpasakop o yung talagang lumaban na magkaroon nga ng digmaan laban dito sa mga checkpoint to dito nga sa China, itong Taiwan nga. Na kung saan ang tila nga ba nakikita ngayon ay tila nga ba yung ginagawa nga ng ating Pangulo, no, na talagang patuloy na pinaglalaban yung teritoryo natin dito sa mga checkpoint to, at talagang hindi niya ibinibigay o sinusuko yung bawat pulgada ng ating teritoryo. Na tila nga ba ito ang nais, o tila nga ba ito yung nakikita ngayon ng Taiwan na pwede nilang maging solusyon syempre sa kanilang tila nga ba teritoryo o yung kanilang bakuran na nais ngang kunin at kubkubin na nga ng mga checkpoint to ng China ang buong Taiwan. So balit nga talagang nais pa rin at patuloy pa rin nila itong pinaglalaban dito at talagang hindi rin isinusuko sa mga checkpoint to. Na ito nga ang tila nga ba nagiging mando, no, ng kanilang pakikibaka, yung ginagawa nga ng ating Pangulong Marcos na diskarte at galaw at takbang dito nga sa West Philippine Sea. Na kung saan itong mga checkpoint to talagang hindi talaga makapalag, lalong-lalo na pagkasama natin yung Amerika. Pagdating nga sa agawan ng teritoryo na nais nilang gawin, no, nais nilang ipatupad at nais nga nilang ilagak o ilagay nga dito nga sa West Philippine Sea itong mga checkpoint to, itong China, talagang tiklop yung kanilang yabang pag nandirito yung US. Na ito nga yung isa sa mga nagiging pananggalang at talagang lakas ng Pilipinas upang tuluyang tugunan yung yabang at talagang inaasta na hindi maganda ng mga checkpoint to ng China, na napaka-epektibo naman sapagkat nga itong mga checkpoint to itong China ay talagang hindi talaga makagawa ng labag nga sa batas dito nga sa karagatan pag nandiyan dyan itong US, at talagang ipatuloy sila nga binibigyan ng tila nga ba pangamba, no, sa prehensya at lakas
na ibinibigay nga ngayon ng US dito nga ano sa Pilipinas. At hindi lamang US, syempre yung iba pa nga mga bansa nga nagbibigay nga ng patuloy na suporta at talagang tulong no sa oras ng pangangailangan at kagipitan na gagawin nga ng mga bansang to na pagtulong no sa ating bansa. At ito nga ang tila nga ba nagiging malaking hakbang ng Pilipinas yung pagsasama-sama at talagang iisang lakas at pwersa at iisa nga todong pagbibigay nga ng pagpapahalaga nga dito nga no sa ating teritoryo na ipinapakita nga ng Pilipinas ngayon. At syempre yung tapang at lakas ng pinuno natin na si Pres Marcos nga ang talagang pinapamalas at patuloy nga ipinapamuka sa mga Chekwang to o sa China na talagang yung ating Pangulo hindi aatras at talagang hindi talaga uurungan yung mga hakbang o yung mga nais gawin ng mga Chekwang to na pananakop nga sa ating teritoryo o sa ating soberanya. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan at kayo na lang bahala magkomento sa ibaba nang nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Boss Balita TV. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yan, mga kabalita, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita!